Hi! Muli na naman kami nagbabalik para sa panibagong vlog. And alam naman namin na matagal-tagal kaming nawala. Kaya nandito na kami ulit. Intro muna, para okay. Ayun na nga, nagbabalik na nga kami para sa panibagong vlog. And during this period of pandemic, na alam naman nating di makakilos lahat ng tao, medyo tumumal ang aming pag-upload. So nung nakaraang dalawang linggo, nagtanong kami sa Facebook namin kung baka may gusto kayong itanong sa amin at i-upload namin dito sa aming YouTube channel. Ako ng Diyos, may nagtanong naman, may mga nagtanong. And excited kaming sagutin yun para sa inyo. Well, una sa lahat, itong mga tanong na to is ako lang ang sasagot para sa banda. Kasi nagkonsulta na ako sa kanila about it and they said na ako na lang sumagot kasi mahirap mag-video ng gantong panahon. Wahiwalay kami, si PM nasa Bulacan, si Doc nagtatrabaho, Doc is si Lito. And shoutout sa iyo na aming frontliner, salamat, salamat. Si Ian nagtatrabaho sa bahay, ako dito, and si Martin. So, sabi nila, ako na lang sumagot. Kinaklaro ko lang para alam nyo kung bakit ako lang inasagot ng tanong. I'm doing it on behalf of the band. So, let's get into it. Question number one. Sabi ni Harty Rivera, sino po ang pinakamatakaw sa inyo? Well, hula mo. Mali. Hindi ako. Hindi rin si Celito, kundi si Martin. Hindi ako nagbibiro at hindi kami nagbibiro. Si Martin yung tipo ng tao na kahit kami ni Celito, kahit kaming apat, suko na siya hindi pa. Kaya niya mag 5 rice in 2 fish fillet or chicken fillet. Kaya niya yun. At kaya niya mag ilang round sa buffet. Okay? Sulit bayad dyan pagka nagsasangyupsal kami. Question number 2. Comment ni JK Al. Follow-up comment doon sa first question. Sabi, bakit po masarap magmura? Pag ito hindi lumabas, Kuya Bri. Haha. Aba, mali ko. Baka masarap lang sabihin. O kaya galit na galit kayo sa mundo. Pero we promote peace, no war. Okay? Makakon tayo sa question number 3. Sabi ni Arjun Yanto, Sir, saan pwede makascore online noong Yellow Room Sampler? Pwede nyo siyang mapakinggan sa Spotify, sa YouTube. I'm not sure if meron sa Apple Music, pero I'm not encouraging you to use YouTube downloader or any kind of downloader para pakinggan or download siya. We're encouraging you to stream it or gusto nyo sa Spotify nyo i-download or sa Apple Music. Support para sa mga bagong OPM artists natin. Dumakon tayo sa question number 4. Sabi ni Neil Cantos, pedalboard versus all digital rig. Well, hindi ko masasagot na mayroong lamang kasi mayroong mga all digital rig ngayon na nagagawa na yung nagagawa ng pedalboard. Tulad ng mga all digital na stamp box or iba pang brand. Pero hindi rin naman namin sinasabi na kaya na nilalagpasan lahat ng pedalboard. Ang advantage ng pedalboard is you can calibrate every single pedal that you have para makuha mo yung gusto mong tunog mo. Pero ang advantage ni all digital, siguro maliit, less space, mas mura siya kukumpara sa pagbili mo ng isa-isa. Kung may pera ka, you can go pedalboard if you don't have. Pero bahala na kayo dun eh. Decision nyo na yun. Pero ang best suggestion ko sa inyo is always do research sa mga effects na binibili na. Okay? Dako na tayo sa question number 5. Sabi ni Crystal Joy Rojas, may posibilidad ba na makakolab nyo ang 647? O naman, actually, trivia, yung pinaka-latest release namin na kanta, which is Lihim, dapat kasama si Zay Licardo ng 647 na kakanta. Unfortunately, nagkaroon tayo ng pandemic kaya hindi na namin nagawa ng paraan masyado. And it's been a long time since nag-release kami, 2 years na. Kaya nirelease namin to with our own version. Pero sa future, why not? Kung game pa sila na makakolab kami, baka maglabas kami ng version na nandun si Zay. Okay?
Punta tayo sa question number 6. Sabi ni Gracia Del Rio, kung gagawa niyo ako ng kanta, anong bibigay niyo na title at bakit? Well, since ako naman yung nagsusulat ng kanta, siguro the title ko, Gracia, since yun yung pangalan mo and tinuturing kitang blessing kasi tropa kita. So baka yun. Pero malay natin sa mga next time na mga nagsama pa tayo, may maisip pa akong iba. Okay? Tayo sa question number 7. Sino po ang pinakamahihain sa inyo? Wala. Well, kasi kami yung tipo ng tao na chill lang at makulit kami kasama. So, baka isipin nyo, makapal lang talaga mukha namin. Well, technically, oh, medyo makapal lang mukha namin. Pero hindi naman kami barubal. So, hindi ko masabi, wala naman talaga mahihain kasi lahat kami nakikisama. Okay? Punta tayo sa question number 8. Sabi ni Glees Diata, anong masarap na sabaw sa kanin? Milo, gatas, o kape? Well, hindi ko alam sa mga kabanda ko. Ito hindi ko natanong sa kanila. Hindi na ako sinagot tungkol dito. Pero personally, ako kasi Milo, inuulam ko siya ng powder sa kanin dati. So yun, hindi ko pa natry ang gatas isabaw. Pero yung kape, natry ko na isabaw sa kanin na may kasamang tinapa or tuyo. The best! So, ako kape. Tanungin nyo na lang sila. Pumunta na tayo sa question number 9. Sabi ni Bettina Frando, magkaka-music video release ba ang isa sa mga kanta nyo? Hindi ko masagot ng diretso kasi tinatry namin gawa ng paraan now. Pero knowing na pandemic nga tayo, hindi namin ma-promise pero we will try. Posible. Punta tayo sa question number 10. Sabi ni Jonathan Briggs Reyes, ba't po nawala si Kuya Pao? Well, si Christian Paolo Redome, kailangan namin siyang i-let go kasi meron siyang mga priority sa buhay. Si Kuya Pao nyo, nagtatapos ng pag-aaral at nagtatrabaho at the same time, nung time na nilet go namin siya. And majority kasi sa banda, 100% committed all the time. So, we have to decide. I-let go muna siya para matutukan nyo yung priorities niya. Punta na tayo sa question number 11. Sabi ni Cyril Gangquanco, paano kayong magalit? Ganto. Joke lang. Hindi kami mahilig magalit kasi chill lang kami. Pero may mga times if puno na ang pichel or sagad na ang PC or mabitin na ang lubid, siyempre sa buhay natin may time magalit. Pero kami as much as possible, chill lang kami. Gusto namin walang hassle sa buhay. And lastly, question number 12. Sabi ni Chris Cetra, sino at anong genre ang willing kayong makakulab? Well, wala namang specific kasi ganito yan. Si Ian, metal. Si Martin, progressive metal. Si PM Pop, tsaka grunge. Yun ang alam ko ah. Si Celito, classical. Ako, pop, contemporary rock. So, parang chapsui kami. Yun yung tingin namin sa sarili namin na kaya namin maging versatile. Ang pinaka siguro requirement lang namin is yung maging ka-vibes namin sila. Makasundo namin. Para sa amin, yun yung key to a good collaboration. Yung talagang interesado ko sa isa't isa. So, wala naman specific. Any genre or any person can go. As long as, yun nga, maging ka-vibes namin sila. So, yun lang. So, sana mag-enjoy kayo sa mga tanong na sinagot namin dito sa vlog namin. And actually, majority dito na nagtanong is galing sa group namin or sa community namin sa Crown of Thorns. Which is kung tawagin namin Crowd of Thorns. If you wanna join the GC or group chat, pwede nyo i-message sa Facebook si Crystal Joy Rojas, si Jack Al, si Cassie Tindoy, at ako. So, kasi kami yung mga admin yan. So, magulo doon. Winawarningan ko lang kayo, sobrang gulo doon. Pero kung gusto nyo makigulo sa amin at makisaya, you're more than welcome to join. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Hindi ko na patatagalin. Just always keep safe, guys. And i-remind ko lang kayo, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pindutin mo lang to, nasa ilalim. Sama mo na yung bell button para, alam mo na, notified ka if may upload kami.
So, yun lang. And also, pinopromote ko our latest release lihim, stream lihim. God bless, keep safe, and always be positive. Yun lang. Ciao!